Bata pa lang ako, namulat na ako sa kahirapan. Dumadating sa punto na yung magulang ko nakikita kong nag-aaway dahil sa wala ng pera. Kaya nung bata pa ako, talagang nangangarap na talaga akong umasenso sa buhay. Kahit hindi na ako kayang pag-aralin ng magulang ko, pumasok pa ako na janitress sa school para lang malibre yung tuition fee ko. At age of 17, lumuwas ako ng Manila. Ang naging trabaho ko, naging yaya, naging katulong. So, sobrang hirap talaga yung buhay. Kaya nag-desisyon akong maghanap ng trabaho sa Batangas, sa Laguna. So, natanggap naman ako bilang factory worker. So, sa pagpa-factory worker ko, sobrang hirap din kasi yung gabi na dapat tinutulog mo, kailangan mo gumising at magtrabaho kasi shifting yung trabaho. So, 3 years akong nagpa-factory worker na ganun na wala pa rin talagang pag-asenso. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral ko, akala ko yun na yung simula ng pag-asenso ko. Yun nga lang, tumatawag sa akin yung magulang ko, magpadala ako daw ako ng pera sa kanila. Sakit sa part kasi wala din akong mapadalang pera, kaya dumating yung time na 500 na lang natitira sa akin, pinagkakasya ko siya ng 15 days. Hindi ko alam kung paano ko din nagawang pagkasyahin. Kaya nagdadasal ako kay Lord na sabi ko, bigyan niya ako ng magandang opportunity hanggang sa makilala ko yung taong nag-invite sa akin sa AIM Global. Nung una, negative ako kasi sabi ko nga may natapos ako, hindi ko kailangan yan. Pero it's God's purpose na din kasi dumating pa rin yung time na naging open-minded pa rin ako. Nag-start pa rin ako sa AIM Global. Nung nagsimula ako sa AIM Global, maraming challenges ang dumating. Dumating yung time na naubusan na ako ng pera at sobrang kailangan kong pumunta ng office para patulungan ko yung mga members ko. Kaya pikit mata na lang na nagwa 1-2-3 ako sa bus, sa jeep. Nasubukan ko rin magbenta sa iba't ibang palengke para lang may kitain kahit papaano bilang nagsisimula. Naranasan ko din mag-flyering sa iba't ibang lugar kahit sobrang mainit at nakakahiya. Nagsimula yung break ko sa AIM Global nung nag-desisyon ako na mag-market kami sa Calau. At lahat ng mga member ko, dinala ko din lahat doon. So, yung mga kinakausap namin doon, lahat ng mga seaman na nag-a-apply, mga tumatambay, at saka marami din mga OFW na na-invite din namin na sawang-sawa na din mag-abroad. Kaya nagde-decision din silang mag-full-time sa negosyo. At ayun, doon na din nagsimula na lumaki yung grupo ko. After 1 year, naging millionaire circle ako ng AIM Global at nalabas ko din po yung first car ko, kotseng panlalaki pero babae ngayon yung nagdadrive, yung Toyota Fortuner. At ngayon nakatira na rin po ako sa isang condominium na katabi lang sa Calau office. Sarap kasi tuwing gumigising ako, tanaw ko ang buong Manila. Masarap na part after 2 years, nakapag-travel ako sa 4 na country, sa Bali, Indonesia, sa Singapore, sa Hong Kong, at saka sa Thailand. So, ang sarap kasi sa trabaho, never kong na-experience yung ganyan, pero nandahil sa AIM Global, sobrang thankful ako kasi naranasan ko yung mga bagay na yan. At sa 2 years na yan, naging part ako ng AIM Global na top 500. Na dati pangarap ko lang yun, pero ngayon sobrang overflowing bless kasi kahit 2 years pa lang, pero ayun, parte na ako ng top 500. And dahil dito sa AIM Global, yung 1 year na swelo ko sa trabaho ko, dito sa AIM Global naranasan kong kitain lang ng isang buwan. Yun, tsumeke ako ng 100 to 200,000 per month. Consistent na po yun. At isa sa mga natanggap ko ding award is maging top 1 sa out of 2,000 member ng HITS na never ko pong naging rank yung top 1 sa pag-aaral ko. Para sa mga kagaya kong nangangarap,
advice ko sa'yo, huwag kang matakot, huwag kang magduda kasi sa AIM Global, lahat ng pangarap mo makukuha mo talaga dito. And kung gusto mong ma-bless talaga ng bonggang-bongga, gawin mo yung AIM Global kasi ibibigay at ibibigay sa'yo lahat ng pangarap mo. Good morning, AIM Global! Bago po magsimula, gusto ko munang magpasalamat sa taong nagdala sa akin sa AIM Global. Walang iba kundi si Upline Jason Hatikot, saka si Upline Shy. Okay lang, babalakpakan natin yung direct upline ko. Sa AIM Global, nag-start ako. Sobrang hirap yung buhay namin. Galing po ako sa Cagayan Valley. Bata pa lang ako, yung mga magulang ko, grabe sila mag-away kasi nang dahil sa walang pera. Bilang anak, ang sakit sa pakiramdam na nakikita ko lagi yung magulang ko na ganun. Nandahil sa pera, minsan pag nag-aaway sila, dumadating yung punto yung papa ko, minsan napapadugo niya yung mama ko. Na yun yung drive ko sa sarili ko na sabi ko, hindi ako papayag na habang buhay kaming mahirap. Kaya dumating din yung time na sabi ko, gusto ko magtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa yung magulang ko, yung papa ko, sobrang nalulungo siya sa babae, nalulungo siya sa sugal. Sabi, anak, kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral kasi hindi na ako kailangan, hindi na ako kayang pag-aaralin pa. Pero ako, dahil sa sobrang pursigido ko umasenso, akala ko kasi noon kailangan magtapos ka ng pag-aaral. Kaya nag-apply akong working student sa school namin. Hindi ko alam na yung nag-aantay palang trabaho sa akin sa school, maging janitress doon. Nakakahiya sa part ko noon na after ng school ko, pupunta ako sa room ng mga kaklase ko na lilinisan ko yung kwarto na yon. Kala ko 5 years ko na yung gagawin, pero after isang sem lang, tinanggal na ako. Hindi nagustuhan yung paglilinis ko. Grabe yung iyak namin no, ng kaklase ko. Yung inaasahan ko na sabi ko, makakapagtapos ako ng pag-aaral nang dahil sa pag-working student. So, wala na. Kaya nag-desisyon akong lumuwas ng Manila. Pagluwas ko ng Manila, ang sabi sa akin ng pinsan ko, sabi niya, May, sama ka sa akin, tutulungan kitang mag-apply sa Manila. Tumagal lang ilang buwan, di ko namalayan. Ginawa na niya akong katulong, ginawa na niya akong yaya ng mga kapatid niya. Ang sakit sa part na sabi ko, bakit ganun? Akala ko ba tutulungan niya akong maghanap ng trabaho? Pero kahit ganun yung parang nangyari sa akin, nakaramdam ako, sabi ko, hindi pwedeng ganito yung buhay ko. Umalis ako sa pinsan ko, hinanap ko yung tita ko dito sa Kamuning. Sabi ko, alam ko may tita ako dito eh. Kaso hindi ko alam kung saan ko siya pupuntahan doon. Ang bait na Lord kasi kakaikot-ikot ko dun sa palengke na yun. Bigla ako nakasalubong yung asawa ng tita ko. Nagdesisyon ako, naghanap ng trabaho sa Manila, nag-apply ako sa mga cashier sa SM. Lahat na ng SM in-applyan ko, hindi ako tinanggap. Bakit? Kung makikita mo yung itsura ko, mukhang probinsya na wala talagang dating. Kaya nga yung mga sales lady ngayon, di ba magaganda? No choice. Naisip ko, sabi ko, punta ako ng Laguna. Mag-apply ako doon. Isang apply ko lang sa Laguna, sa factory, natanggap naman. Pero tumatawag yung magulang ko, anak, magpadala ka naman. Sabi ko, ma, wala akong naiipon dito. Sa pagpa-factory worker ko doon sa Laguna. Sabi niyo, ano ba yan? Umuwi ka na nga dito, wala ka naman palang kinikitang pera dyan. Kaya, sabi ko, ituloy ko na yung pag-aaral ko. Mag-working student. So nag-working student po ako sa Batangas. May hanap din akong trabaho doon. Dumating yung time na alam mo yun, wala na akong time kumain, matulog. Para lang matapos ko yung pag-aaral ko. Pagka-graduate ko, akala ko yun na yung simula ng pag-angat ko. 3 years, nagtatrabaho ko bilang office staff. Nadadagdagan yung taon ko, wala pa lang pera. Hanggang sa na-invite ako sa ganitong negosyo.
Nung na-invite ako sa ganitong negosyo nung una, ayoko kasi, siyempre may trabaho ko, engineer ako. Sabi ko, sino naman yung mabebentahan ko niyan? Mahal-mahal ng produkto na yan. Tama, pero it's God's purpose talaga. Bait ni Lord kasi yung pinagdadasal kong opportunity, dinala na niya pala ako. At dumating yung time na nag-desisyon akong mag-join kasi nakasalubong ko ulit yung nag-invite sa akin. So, pinasok ko yung ganitong negosyo, hindi ko alam paano gagawin. Sabi ko sa sarili ko, umpisaan ko to, magte-training ako lagi. Inumpisaan ko siya sa laging pagte-training, pag-invite. Good news, after 6 months, wala po akong na-recruit. Pero, sabi ko, hindi dito magtatapos yung pangarap ko. Kung nagawa nila, marating nila yung pagyaman sa ganitong negosyo, hindi papayag na walang mangyari sa akin. Dumating yung time, di ko makalimutan, meron akong inaasahan na gadget. Sabi ko, bebenta ko to pambayad namin sa bahay. Kasama ko pa yung magulang ko nun. Muwi ako ng bahay, excited akong linisin yung camera na yun kasi nga meron akong na-deal. Pag-uwi ko, tinignan ko yung camera. Wala na po yung camera. Yung pinaka-last na inaasahan mo para mabayaran mo yung bahay, wala na. Pero alam mo, kinabukasan, kahit ganun yung nangyari, punta pa rin ako ng office. Hindi ko pinapakita sa mga member ko na umiiyak ako kasi wala na akong pambayad ng bahay. Malamang marami dito. Ganun din yung iniisip ngayon. Pero hindi yun yung dahilan para itigil ko yung negosyo. Sinabi ko sa upline ko, up, wala na akong ano, wala akong pambayad ng bahay. Sabi niya, okay lang yan, gawin mo ng paraan. Nag-isip ako kung paano ko mababayaran yun. Yun na yung time na nag-iwahiwalay na kami. Yung magulang ko, ginawang ko ng paraan. Pinakitira-tira ko muna sa mga dito ko. Ako, nag-bed space ako. Alam mo yung bed space sa Pasig, 1.5 per month, hindi ko pa mabayaran. Pero kahit ganun yung nangyari, alam mo, never talaga akong tumigil. Lahat ng rejection, lahat ng discouragement, hindi ko yan inintindi. Alam po, marami dito nag-iisip kung tutuloy pa ba o hindi. Ang pinaka-worst pa na naranasan ko dati, alam mo yung upline ko, kinidnap ako. Nasyak ako kasi inoopera na niya ako na lipat daw na ibang company. Tapos yung mga downline ko nandun na pala sa bahay niya, nilalatagan na rin niya na ibang company. Sabi ko, ito na ba yung katapusan ng pangarap ko? Eh, inisip ko, sabi ko, kung mag-a-apply ako, parang hindi ko na kaya magtrabaho, hindi ko na kaya gumising na maaga, pumasok ng ganon na magtatrabaho ulit, na walang nangyayari naman, walang maipon, hirap pa din. Buti na lang, meron si Upline Shy, si Up Jason, sila yung naiwan na dinate pa nila ako noon na alam ko, dati nag-iisip na akong tutuloy pa ba o hindi. Buti na lang, meron yung upline ko na nag-guide sa akin na bumangon ulit kami. So dumating yung time na, ayun nga, in-offer yung AIM Global. Grabe na naman yung iyakan namin. Sabi ko, kaya ko pa bang magsimula ulit? Kasi sabi ko, pag isang pay-in, kikita na ako ng 3.5 eh. Pero sa AIM Global, magsisimula ulit ako sa zero. Ayan, meron pa ako isang downline na iyak nang iyak din si Eds. Parehas ko, siya yung unang nagtiwala sa akin. Nag-iiyakan kami nung nag-start sa AIM Global. Pero napakabait talaga ni Doc Ed kasi pinapaunawa niya sa amin yung AIM Global na... At yun, tinayo niya yung head office, yung Calaw, yung office sa Calaw. Doon na po nagsimula lahat. Na within 2 months, silver executive na ako agad ng company. Wala pang 1 year, na gold executive na po ako. After 1 year, kumita na rin po rin ako ng million sa negosyo na to. Alam mo, dati, kinita ko yung million na yun ang tagal. Dito sa AIM Global, 1 taon lang. Sobrang thankful ako na nadala kami sa AIM Global. Dito ko naranasan na yung ini-invite mo, sasali, nandahil sa gustong-gusto yung products.
Kahit nasa ibang bansa pa yan, magpapadala yan ng pambili ng product at magjo-join sa AIM Global, 15 accounts pa. Sobrang andali lang kumita sa AIM Global pag once na seseryosohin mo. Ngayon, sa dami ng hits, hindi naman ako magaling, hindi naman ako matalino kasi school, never nga ako na-awardan dyan ng makapasa lang okay na ako. Pero sa ganitong negosyo, sa grupo ng hits, naranasan ko pong mag-top 1 sa buong taon ng 2018. Sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi kahit sobrang daming challenges, sobrang daming rejection, sobrang thankful ako sa Kanya kasi tinataas niya pa rin ako lagi. At sobrang sarap na ngayon, yung kinikita ko ng isang taon sa trabaho ko dati bilang office staff, ngayon sa AIM Global, naranasan ko pong kinita 100,000 in just 1 week lang. Kaya kung ikaw, natatakot ka na gawing full-time to, huwag kang matakot. Ako nga babae, wala nga kinakatakutan eh. Hindi nga ako natakot magutom, mawalan ng pambayad sa bahay, mawalan ng, alam mo yon lahat. Kasi dumating din yung time na na-broken heart din. Alam mo, pag broken heart ka, habi ko, imi-meeting ko pa ba yung downline ko, uuwi na ako. Diba? Pero, dahil andun, yung nangingibabaw pa rin yung pangarap ko, tinutuloy ko pa rin kung ano yung kailangan kong gawin sa negosyo. Lahat tayo kailan maging matatag. Itayo mo yung bandera ng mga babae kung babae ka. Hindi pwedeng lalaki lang yung kumikita ng malaki. Kailangan lahat ng babae, tumayo ka at paglaban mo yung pangarap mo. Huwag na huwag ang papayag na meron. Pipigil ang pangarap mo. Sa AIM Global, walang nauna, walang nahuli. Kasi nandito ako ngayon, tumatayo sa inyo sa Moa Arena. Bago pa lang, pero sana ako sa nakikita mo ngayon. At huwag na huwag ang papayag na lagi ka lang nakaupo dyan. Kailangan tumayo ka din. Paglaban mo yung pangarap mo.